who are countries who are willing to invest in our country. Tama po yung sinabi ng mga kasamahan ko. It goes two ways. You don't invest in a country where there's a vulnerability in terms of market, in terms of policies. You only invest in countries where there's a stable condition, a perfect climate for a business to thrive. So the United States is our closest ally in the, it's our longest ally. And I think the United States and the Philippines have so many bilateral treaties, no? Merong military treaty, merong EDCA, and look at what is happening now also in the West Philippine Sea, and so it's the country where the Philippines can really look up to, and it's the country where the Philippines can really depend on. So I guess the United States, being our longest ally, is just returning the favor because we have been so loyal to the United States. At the same time, the policy of the country is really towards engaging in the U.S. and not only in terms of the existing bilateral talks militarily, but also to open up other avenues for possible investments and to strengthen our economic ties. Thank you, Paul. Thank you. Kat Forbes from Radyo Pilipinas. Hey, good morning po. Particular question po kay Kong Zia. Una po, kamusta po yung sitwasyon sa Barm, specifically sa district po in with regards sa preparation po sa Barm elections po ng 2025? Well, ang nag-prepare naman talaga ng election is ang COMELEC. And so, by 2025, tama po yung tanong nyo, by 2025, simultaneous po yung election ng national and regional elections. So ngayon kasi ang BARM, they have a somewhat different setup politically. They have a parliamentary, unlike here na meron tayong Kongreso, legislative and executive. So ang parliamentary elections kasi sa 80 members, so the parliament can also exercise executive functions, yung mga members doon. And so what they do is apart from the congressional districts, kasi may mga distrito tayo na sinesend din sa House of Representatives. Like in my case, the first district, which is also part of BARM, meron kasi silang piniprepare na redistricting. This is the constituency-based representation for each member of the 80-member parliament. So meron silang tatlong division. One is party representation, direct representation, which is 100,000 population, one constituency district. And then meron din silang sectoral representations. Nagpasa ang parliament ng Bangsamoro Electoral Office. This is not at par, this is not independent from COMELEC. This is still under COMELEC, but they would have to, I guess, the COMELEC and the BARM Electoral Office has to stress out, pag-usapan nila kung paano yung manner of elections in the district and the represent and the yung constituency-based district representation, yung party representation, and yung sectoral. I'm confident naman si Chairman Garcia is on top of this. Of course, this will be the first election and the first election that yung nanalo na South Korean Miro, no? Doon natin makikita. This is going to be the first election for the BARM and the first election that will be conducted by Miro. Sir, second question po. Pwede pong kayo na po yung mauna, pero hingi na rin po ang reaction ng iba. Since malapit na din po yung election, meron din pong ibang mga nag-raise ng concern doon po sa ginawang amendment ng PNP sa IRR ng Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation, kung saan pwede na pong magmay-ari yung mga civilian ng semi-automatic guns. This was enacted po during Pinoy's time, pero during time po ni former PRRD, pinahigpit po niya to kasi nga po dahil sa Marawi siege. So, yung thoughts niyo lang po. Well, ako, I'm not really a gun enthusiast, no? Actually, hindi ko nga alam yung mga, anong klaseng mga barrel. Alam ko may LTAP, alam ko may permit to carry, but I don't own gun. Hindi talaga ako gun enthusiast. So, I haven't seen
yung sinasabi niyo pong exact na order ng PNP, how did they amend the IRR? Ang pagkakalam ko lang may inamenda sila na IRR, diba? And so hindi ko pa talaga alam yon, other than what I read from the news na ordinary civilian can now own semi-automatic. Dalawa kasi yung ano ko eh. You know, one way is ayoko talaga. If you ask me personally, I don't like civilians, ordinary civilians who just simply own a gun, no? Nakita naman natin based on experiences in the United States, yan ang pinaka-problema nila. It's a national debate, di ba? Kasi may mga mass shooting sa mga schools, may kung ano-anong mga krimen ang nangyayari sa kalsada nila. So we don't... Yes. We welcome the presence of Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez Jr. Thank sir, you for joining us today. With your permission, should I continue, sir, answering yes. the question? Okay. So we don't want that to happen here in the country. I want our streets to be free from any crimes or any untoward incidents. No. So yun ang fear ko doon, if you ask me personally. On the other hand, I might also see this as a way to regulate yung proliferation of unlicensed firearms. No, it could be a way to implement a stricter regulation on how responsible gun owners should be allowed to have, I don't know, maybe one, maybe two. So I'm in the middle now, but if you would just ask me, kasi hindi ko pa nakita talaga, no? But you would ask me, sana meron talagang mapag-aralan na maayos kasi hindi ho natin kayang, we cannot afford to have shootings in the streets like in the, what is happening now in the United States. We simply cannot. Sa akin naman po about responsible gun ownership, bago ka naman magkaroon ng isang barrel, kahit hindi pa yung rifle na semi-automatic, ay meron namang mga checks and balances na nakalagay na dyan. Kaya nga meron tayong LTAP, meron tayong permit to carry. So, dinadaanan niya ng psychological and neuro test. So, I believe naman na as long as it is strictly implemented, the streets can be safe. Magkaiba po yun eh. Magkaiba kasi ang license to own at iba ang permit to carry. Na ano natin. So as long as maganda yung performance at yung pag-check ng mga nag-a-apply ng ownership ng mga anumang klaseng baril ito, we believe that the PNP can do that. Diba? So for me, it's okay. Bilang young gun char. sabi naman po nila, meron responsible ownership, right? I'm sure pinag-aralan to ng PNP to be able to look into this amendment to allow civilians to carry the semi-automatic rifles, no? So, we would leave it to their discretion and their knowledge and their expertise na pinag-aralan nila to. Hopefully lang sa ganitong aspeto talagang ma-regulate, talagang kung sino man ang pwedeng to carry or to own such rifle talagang pinagdaanan yung exam kasi may psychological aspekto na talagang everyone who will carry it, if they're licensed to do it, is really qualified to do it and they will exercise responsible ownership. Yung isang aspeto naman to, pag nagamit sa masamang paraan, siguro maganda din ito dahil makikita agad sino ba ang naka-register na owner na gumamit nito sa mga sana hindi mangyari, but if it will be inevitable na may ganun na mangyayari na ginagamit yung barrel, mas madaling mahuhuli at makikita at matrace yung kung sino may pagmamay-ari ng barrel na to. So hopefully, the PNP will really make sure that the enforcement of this is really put into the highest kind of regulation. Makita na hindi lang basta-basta to. Nako, baril ang pinag-uusapan. Hindi ako marunong bumaril. Well, anyway, excuse me. Basta siguro may proseso at may lisensya,
at magamit sa gusto, palagay ko, okay naman po yun, di ba? So wala na akong ibang masasabi tungkol sa baril kasi hindi nga ako marunong bumaril. So I think we can go to next question na po. Thank you. Thank you po. Thank you. May call on RG Cruz from ABS-CBN. Hi, good morning. Specific to SDS po. Kahapon po nagsimula na yung sponsorship nung RBH7, but after the sponsorship speeches, parang hindi nagkaroon ng interpellations. So, gaano karami po ba ang mag-i-interpellate or konti lang ba ang mag-i-interpellate kaya hindi nyo na diniretso kahapon? Because we were expecting na yesterday, today, and tomorrow, magdidire-diretso ng debate. Thank you, RG. Alam mo, kahapon, we opened already the period of sponsorship and debate. Tumayo na po kami kahapon. Nakita nyo siguro with Majority Leader Manix De Lipe and I, and of course, the Chairman, Chairman Rufus. Ang nakapila po sa minority, ang alam ko, is 7, except for majority. So, some members asked for ample time to study yesterday. That's why hindi tayo natuloy kahapon. So siguro mamaya we will proceed. At to give way to other priority measures na tinatackle po natin dito sa House of Representatives. And you know, next week, recess na po natin. Holy Week recess na po natin. Binigyan po natin time yung Create More, na second meeting na po yan. Tapos yung balik-aral program for second reading na din po yan. Tapos yung Early Childhood Act. Ang alam ko, this week, today or tomorrow, the Committee on Appropriations will sign the committee report and then they will send it to Committee on Rules so that the Committee on Rules, we can send it to the plenary. So yun po, RG. So marami ang magtatanong. We will give time to the interpellators, alam mo naman, maximum 1 hour yan. Kung 7 na yung nakapila mamaya, except for majority, times 2, that is 14. We will consume 14 hours. So palagay ko, it will take time. Huwag nating madaliin, we will give time to other members to ask to this resolution about houses number 7. Thank you. Follow-up lang po. Sino-sino po yung 7 from the minority and meron din po ba from the majority and ilan sila at sino? Well, at glance kaapon nakita ko pero hindi ko na masyadong na memory. Alam niyo naman yung kung sino yung mga nagtatanong. At tapos sa majority, marami rin magtatanong na pumunta sa Committee on Rules kahapon. They signified the intention to us also. So, hindi ko lang sigurado, RG, kung sino lahat yan. Mamaya siguro, malalaman natin yung list of interpellators. Thank you, sir. Any other comments from our other resource speakers? No more? No? Okay. May call on Mela Lismoras from Channel 4. Quick follow-up lang po, SDS Gonzales. Given that po, are we still confident naman na masusunod pa rin yung timeline natin na by tomorrow, second reading, and before Holy Week break yung third reading? Well, as I've said, there are 7 times 2, assuming that is 14 hours. So sabi ko nga, we will try. Pilitin natin matapos para walang masabi sa atin yung mga taong bayan. Bigyan natin panahon, oras, yung mga legislators to us and to deliberate to the sponsor. Ano? So, kung makukuha namin for second reading this week, well and good. Next week, kung makukuha natin third reading, well and good. Pero, I'm not saying na hindi ko, yung sinasabi ko, na sana ma-approve natin to before the Holy Week recess. Pero, based on this new development na maraming magtatanong ng mga members, palagay ko we will give time to them po. Opo. And another question lang po. Anyone can answer. Kasi today may hearing ang House Committee on Legislative Franchises on issue about SMNI. And sakto rin po ngayong araw ay nanawagan si Vice President Sara Duterte sa pagpapairal ng batas at katarungan sa mga hinaharap na issue ni Pastor Apollo Quiboloy and SMNI. May I just ask your views about this po, given na isa yung kamara
sa mga nag-iimbestiga sa isyong ito? Well, Migs, ikaw na sumagin. Well, alam niyo po, mamaya 1 PM meron tayong hearing sa legislative franchise. And we will tackle. At si Pastor po naman, invited. Eh baka darating po mamaya para maisiwalat niya, masabi niya yung side niya. But we are waiting for him this afternoon po. Well, pag tinignan niyo naman, every committee hearing, we have been following the rules. We have been looking into the several violations. We have also invited numerous times to seek that the pastor himself will come. Kasi nga, like we've always been steadfast in what we were saying, this is his avenue to be able to answer, diba? And to be able to share itong mga pinag-uusapan sa committee hearing. So hopefully, mamaya no 1 PM ay dumating po siya para talagang makita itong pinag-uusapan. It's online, it's very transparent, makikita nyo naman po yung nangyayari at saka pinag-uusapan po sa buong hearing. We cannot preempt dahil mamaya pa po yun, hindi naman tayo manghuhula anong mangyayari. Mamayang 1 PM. So hopefully, the public will be able to watch later the hearing at 1 PM para makita po itong mangyayari at mga pangyayari at maintindihan kung bakit meron to begin with itong committee hearing sa legislative franchise at tinitingnan po yung prangkisa and alleged violations on certain provisions of their franchise. Thank you. Next question from Abante Politico. You are recognized, Billy Vegas. Ihabol ko lang po doon sa tanong ni Elson. Will magkakaroon po ba ng impact yung ano, yung RBH7 doon sa mga pumapasok na investment katulad nung $1 billion na investment from US? Hey Elson, maganda yan. Alam mo, ang ating pangulo parang he is the best salesman of our country. So, state visit, official visit, the summation of all the investors, not only $1 billion from the U.S., but all over the world, kung saan siya nakikipag-usap, at talagang umahanap niya. That's why, if we open this economic provision, palagay ko po talagang marami ang mag-invest dito sa ating bansa. About the cha-cha relative to the ano. Well, tamang yung pinasabi ni SDS Mong Dong, no? Yung lahat ng foreign trips ng presidente, that should not be in vain, no? I think the House, the Congress, especially that we are supportive of this administration's policy, dapat we have to equip the president with all the necessary ano tools for him to be able to attract countries who are willing to invest here. So I guess one of the tools that we need to equip the president with is the economic cha-cha. Sa akin naman po, it will definitely affect the investment of the United States. Although hindi naman natin pwedeng pangunahan dahil hindi pa nila nailalatag ng dito sa trade mission nila, specifically kung anong gusto nilang mangyari. Ang nakikita ko lang po ay nagpapagod, nagtatrabaho si Presidente Bongbong Marcos para sa ating bansa. Umaalis siya dito para kumuha ng mga investments. And parte naman natin na suportahan siya sa mga pangangailangan niya para makarating yung investment sa pagbango ng ekonomiya natin. So it is also our role na isupport siya. Sana mabuksan yung ekonomiya para pagdating ng mga mag-i-invest, eh, handa naman tayo tumanggap ng mga investment nila at hindi nila mararamdaman na inaabuso din natin sila or lag puro yung mga conditions lang natin yung binibigay natin. Salamat po. So, investment na to, tingnan natin ang aspeto nito, no? Siyempre, we will welcome any investment. Pero pagdating na sa investment, because hindi pa naman nalalatag kung saan ba talaga silang parte or anong klaseng trade or whatnot ngayon, no? Pagpasok ng investment nila.
magkakaroon naman ng limitations kung saan pwede mag-invest because of what we have in our constitution right now. That's why nga, yung kung nakinig kayo sa mga discussions naman po the past few weeks on what the result will be, should magkaroon ng economic provisions nga na mapalitan to at malilift at magiging easier by virtue of another law that would pass it, diba? Then, mas magkakaroon ng more leeway kung saan pwedeng mag-invest. So, isang aspeto nito ay maganda may mag-invest, but yun nga po titingnan natin. Ngayon, may limitations sa investments na sayang kung makakabuti. So, sana, diba, matingnan natin itong side by side. And makikita natin, ngayon pa lang na we are discussing this, habang wala pa, may investment na pumapasok. What more once these restrictions will be lifted? All other countries are now going to see na we are worth investing in. Yan po. Thank you. Isa pa. Hingi lang po ng reaction. I understand may contract na between ang COMELEC tsaka ng Meru. Unfortunately, kanina po, nabigo na naman yung Meru na mag-demo dun sa gagamiting automated election system sa 2025. So right now, there's a committee hearing ongoing to look into this at question naman itong hindi pag-demo, no? And it's beyond our control sa ganon. And this is within COMELEC to look into naman na nakita na to, na bid to. And if hindi gagawin to ng Meru in the timeline, diba, then COMELEC should look into kung gayon hindi mangyayari yun, then dapat tingnan to. So it's within Meru to make sure ma-comply. Ongoing din yung hearing right now. Congress is looking into these things. So we cannot preempt, we cannot also say naman on behalf of COMELEC anong gagawin nila dito. But we are looking into this at na-bring up siya in the committee hearing. And I think until now, it's still ongoing to look into this para nga we can make sure that there walang mga kalokohan na pwedeng mangyari dito. Transparent naman po. Meron lang akong konting idagdag kasi this is well connected with the BARM election eh. Sabi ko nga kanina, it's going to be the first BARM election. So ako, confident din ako kay Chairman George Garcia that he will not allow any compromise whatever dun sa magiging credibility and result and yung nung magiging election natin in 2025. Remember, we are pushing for the economic cha-cha. If ever, hopefully na maano, it's going to be either simultaneous with the 2025. Yun ang, that's the prevalent ano na ngayon, proposal. So it's going to be the local midterm elections, the BARM election in my area, and the plebiscite. So it's too much to risk. So the COMELEC, I'm confident with the leadership of George Garcia na he will make sure that, you know, come 2025 election, preparation will be ready, preparation will be will be good and so far as the machines that would be used for the 2025 elections. So sabi nga ni Migs, may ongoing in committee hearing. And the Congress will really support whatever is this next, whatever COMELEC feels necessary to make sure that the integrity of our elections will be secured in 2025. Thank you. Red Mendoza from Manila Times. Good morning po. Nakahabol din po. Ito po, isang question lang po. Sinabi po kasi ni VP Sara Duterte in a statement sent to SMNI na marami sa atin ang naniniwala na ang diraranas ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy ay pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang din dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Of course, with all the issues surrounding Congress and the Vice President, ano po masasabi po dito, and do you think Congress again is facing another fight with the Vice President? Kasi we all know that the Vice President has lots of fans
And of course, the VP has so many supporters na lagi binabanatan online, on social media. So, ano pong inyong reaction po dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte sa issue kay Pastor Kiboloy? Nakatingin silang lahat sa akin. Well, you know, we respect the opinion of the Vice President, diba? But also respect the legislative process. Hindi lang naman dito sa Kongreso, pati rin naman po yung Senate, may ongoing investigation and hearing on matters, right? So like I said, manood na lang po kayo din ng committee hearings so that you will understand, diba? We will respect yun, but respect also the process that we have because these hearings, nangyayari to, we invite resource persons because when we look into the violations, tinatanong naman tayo sa mga other government agencies kung ginawa ba nila talaga yung proseso na nakalatag naman po sa pangkisa nila. Diba? Matagal na po sila nag-ooperate, matagal nang may pangkisa, and they should know, first and foremost, anong nakasulat dun sa pangkisa nila. So, of course, we will respect that. Respect also this. And 300 naman po kami. 311 naman po yan na magboboto ang majority, di ba po, dito sa Kongreso. Pag natapos itong committee hearing, pupunta pa rin yan sa plenary and magkakadebate naman po. So, tingnan na lang po natin itong proses, pinagdadaanan na proseso, anong mangyayari, and anong mga lumalabas. And hopefully, we are fair in this, and hopefully, the public will also be fair enough to look into the hearing and see it as it is, at hindi yung mga bits and pieces and sound bites lang na nasa social media na pag lumalabas ay hindi naman to yung full story. So it's better, and I would urge the public to watch the full thing and not these small bits and pieces na natitake out of context. And sinasabi nyo po, maraming naninira ng babash. Hindi lang naman po siya. I think you're well aware, lahat po kami na magsasalita, especially ako, ganun yung nangyayari. So, and I kept quiet naman because I would always say, panoorin na lang po natin yung totoo, yung buong pangyayari at hindi po yung mga sound bites lang. Baka suportahan ko dito si... actually, anybody can have his or her opinion on matters that is, ano, that is now within the public discourse or circulation. No? But the fact of the matter is, no one from among the members of this House is picking a fight with anyone. No one. Wala po. Hindi ho kami masaya na nakakakita ng mga mistakes or violations sa isang bagay. I think when you talk about in this particular case, there are violations of again on their franchise, diba? Which I believe Congress has the mandate, in fact, the responsibility and the obligation to look into. So these are facts. Wala naman hong masaya. Well, how we wish na sana walang violations. How we wish na sana we won't spend much time investigating. How we wish everything are going smoothly and fine. But we have to be, it's a call of duty, and we have to hold organization or people to account if there are glaring violations of certain rules. No, unfortunately, sabi nga ni Kong Migs, unfortunately, violations are too big to be ignored. No, hindi mo pwedeng palagpasin lang. In fact, may mga cases na filed before MTRCB prior to the calling of the investigation on the House Legislative Committee on Legislative Franchises. There are already precedents, no? Cases filed before NTC, before MTRCB. So, it's just a matter of the Congress acting on the cases, making, strengthening, no, and perhaps correcting
these ano violations, kasi in aid of legislation naman po ang Kongreso. So whatever would be the result of that investigation, it would be to strengthen legislative franchises that would be given for those who are as applying for a franchise. So ulitin ko po, dito po sa Kongreso, we make sure that we are, hindi kami ho nagsasagasan ng tao, but we are also very clear in our mission that we will continue on exercising our mandate and making sure that if there are violations committed, somebody has to pay the price and somebody has to be held accountable. Ganun lang po. It's not really picking a fight. Thank you. Kim Salinas from Balitang A2Z. Good afternoon po. Kanina lang po sabi po ninyo they're expecting na hopefully dumating si Pastor Apollo Quiboloy. Pero what if SDS or the majority leader natin, what if hindi dumating si Pastor Apollo Quiboloy? What should be the next order of the Congress? Kung meron bang instructions si Speaker? At the same time, what the fate of SMNI franchise? Ano bang kalalabasan nito? Is parang anong po bang magiging plano ng Kongreso, sir? Again, it's up to the committee, no? Wag naman po natin sabihin ano may instructions si Speaker, because again, as members of the House, as members of the Committee on Franchise, in any movement ng isang committee ay depende yan sa vote ng makukuha ng committee on any action and any motion of any member. Hindi naman po yun hindi po basehan yung sa instruction ni Speaker, because Speaker is the Speaker of the House, but then the committee is its own body, has its own members with their own minds and with their own power to do motions and to look into other aspects. So dito po, hindi natin pwedeng pangunahan ano pong mangyayari. It will be up to the members of the committee who will be attending and to see ano yung madidesisyonan as the majority of members in the committee kung ano mangyayari should the pastor not appear. So wag po natin pangunahan, tingnan na lang po natin at we will just entrust this to the wisdom of the committee members that will be there later. Rosalie Cas from UNTV. Good morning po, Kongs. Regarding din po sa SMNI, Senator Robin Padilla filed a resolution urging a panel to investigate the alleged baseless suspension order of the National Telecommunications Commission against SMNI. How do you think this will affect the ongoing hearing of the House Committee on Legislative Franchises, given that nanggaling po yung order ng NTC against SMNI sa ginagawa niyo pong hearing? Well, we respect the Senate. Hindi po kami nakikialam sa trabaho ng mga senador. So, karapatan po nila yon. So, nasa kanila po yon. I just want to correct your statement sa ginawa to ng NTC dahil si ginagawa naming hearing. Again, I'd like to emphasize, NTC has their own power. Yung nangyari lang na hearing was to seek light kung anong mga nangyayari, diba, na anong nangyayari ng mga violations. We only urge, but we did not direct or command NTC to act on their own jurisdiction para sa mga ganyan na aspeto. With regard to the senators doing their own hearing and looking into whether or not tama po yung ginawa ng NTC, it's within their mandate and their power to look into this. Tingnan natin kung ano pong lalabas doon, kung talagang baseless or whatnot. And NTC is well equipped naman to be able to answer that, dahil sila naman po yung nagpa-suspend, and hopefully with the questions na mangyayari sa Senado, which is, you know, their own body, they have their own rules, ay masyashed light din, malaman ng public itong mga pangyayari. So fair naman ata yung proceedings nila. They have their own proceedings, they have their own power and right to look into this. So tingnan na lang po natin, hindi po, wala na pong kanalaman yung Kongreso dyan. Tingnan nyo na lang po sa Senado kung anong mangyayari when that hearing will come to light.
Sa amin naman po, we respect Senator Robin Padilla, and mahirap naman magsalita para sa Senate kasi nga we are both legislative bodies. No, ang trabaho namin, gumawa ng batas. So kung may nakikita silang paraan na makakaganda pa sa committee nila, kung ano man yung kailangan nilang gawin doon, karapatan nila yon. Trabaho lang yung ginagawa natin. Siguro magsasali lang kami kung meron ng recommendations at kung nagtugma ito. Kasi sa huli naman, kailangan magkasundo pa rin yung Senado tsaka yung Kongreso para sa kahit anong gagawin natin sa ikagaganda ng paggawa natin ng batas. Sundutin ko lang po doon. Kasi po baka nga po maging another source of tension between the two chambers because some congressmen are pushing for the revocation of the franchises of SMNI. Pero sa Senate nga po, si Senator Robin Padilla na is paimbestigahan yung alleged baseless order, suspension order ng NTC. So do you think will this be another source of tension between the two chambers of Congress? Well, let's cross the bridge when we get there. Hindi pa talaga siya nag-start yung investigation. Yung sabi nga po ng SDS that the Senate at saka sabi ni Kong PM, the Senate has its way of they also have their prerogative to, you know, to do whatever is they think is makakabuti sa kanilang legislative functions. And we also do our own business here. We also have our own agenda and our own intention to really push for whatever measures or legislative measures that we might find our priority. So magkaiba po yung let's just hope that this will not create any tension as you said, no? Pero I don't see any kasi these are two separate committees conducting two different sets of issues and concern. Though it may appear na nag-overlap yung issue, but the case of House of Representatives where the Committee on Legislative Franchise is discussing about the alleged violations of the network on their franchise. On the other hand, hindi ko alam kung how they would handle that, but I think they also have their merits to continue on for probably if they feel that it's worth to investigate. So there are two separate things altogether. So I don't see as of now, any way of maybe creating another tension yet again. And that's the thing that we all of us here would like to avoid. Let's stick to our mandate and let's see how this investigation would go. Thank you. I'd like to acknowledge Jonathan Andal from GMA7. Okay, SDS po. Sir, kahapon sa plenary, umapela kayo sa mga senador na amyendahan ng economic provisions ng Constitution. Ano po ba nababalitaan nyo sa progress ng RBH6 sa Senate? Malabo nga bang makalusot to sa kanila? And forgive my ignorance, pero anong mangyayari kapag hindi ipinasa ng Senate yung RBH6? Well, sabi ko nga, this is the best time to amend the economic provisions, di ba? Yung charter chains. Sa Senado naman, di ba sinabi ko, nakikiusap tayo na kung pwede, tapusin na rin yung RBH6 because this is a mirrored RBH also. Yun lang naman, nasa kanila po yan. Pero I'm very positive na ginagawa po nila yung trabaho nila at may papasa din nila yung RBH6. Para pagdatapos tayo dito sa Kongreso, tapos sila, magkakaroon tayo ng bicameral conference at palagay ko po wala na tayo masyado pag-usapan doon kasi parehong-pareho naman po. Thank you. For today's last question, I call on Marian Enriquez from Channel 5. Ay, good morning po, sorry. Follow-up lang po ulit dun sa charter change since mamaya po pag-uusapan na natin, no, plenary debates. Pero for the past 2 weeks po, no, narinig na natin yung mga issues, mga tanong nila. Ano pa po sa tingin nyo kaya yung mga most contentious issues po na i-raise later and paano po ito pinaghahandaan or sasagutin ng mga sponsor, lalo na po SDS Gonzales? Also, paano rin po kaya natin ipapaliwanag yung constitutionality po nung sinasabi nga unless otherwise provided by law na maaari nga po yun nga kumukontra doon sa Article 2, Section 19 po ng Constitution? Yeah.
sorry, most contentious issues, sir, na maaari nating nasa tingin nyo po na i-raise later, and paano po ito pag sasagutin ng mga sponsors po? Alam nyo po, kasi wala na sigurong i-raise kasi halos dahil tanong na po lahat, di ba? Kung nag-aaral po sila ng lesson nila at this point in time, nag-iisip sila kung ano pa yung magandang itanong para magkaroon ng kasagutan yung kanilang mga nasa isip nila. So, yun lang po, pwede kong sabihin na mixed. Well, in terms of the unless otherwise provided by law, I think it was a few weeks ago that I already discussed this, diba, with Kong Zia, with Kong Raj, no? Na itong unless otherwise provided by law, we will leave it once this gets passed, if this gets passed. We will leave it up to the wisdom of the next few congresses to really know kung ano ba ang nararapat sa time na yon para magpasa ng batas that would be more in line and in, kasama dun sa mga pangyayari na kailangan ngang i-lift. Like, we cannot put nga certain number right now on the percentages, on the several aspects, kasi we cannot know what's today, what would be good for the people in the next few years, in the next 10 years. The constitution is 37 years, diba? Ngayon, tinitingnan natin na hindi na applicable yung mga percentages na to. So, itong unless otherwise provided by law, we will leave it to the wisdom now of the next few congresses to create a law that would be good for that time, and hopefully the people will elect the future legislators na alam kung paano magpasa ng magandang batas to address concerns and issues in the future. So this is only just one step, and the second step will be yun nga, kung mapasa to, ano mga batas na gagawin in the next few congresses po. Well, kailangan pa ng dagdag, parang sabi. Okay na yan. Ah, okay. So, I think balikan natin yung ano yung intention kung bakit kailangan natin ng economic cha-cha, no? Yung specific phrase that you just quoted, no? Unless otherwise provided for by law. Yung flexibility, every time that we hold press conferences, we always bank on the issue of flexibility. Kasi nakita natin, for the past 37 years, the Constitution is not even welcoming to any possible other than the 60 and the 40 proportion, no? In favor of local companies. But as we, as what experience dictates, no? Based on the data, nakita natin, we compare ourselves to countries who somehow adjusted, no, their foreign equity. So doon natin makikita, so may flexibility yung mga bansa na karatig bansa natin pagdating sa FDI. So bakit hindi magkaroon ng ganong klaseng paraan para hindi nakataga sa bato? Kasi parang kumbaga, kung kwarto, wala ka ng elbow room, eh. Masyado ka ng boxed in, eh. So wala ka ng pagkakataon pang mag-side view or mag-ano, noon ka lang, kung ano saan kayo nakatayo. So, hindi po pwede sa palagay natin, kasi yung experience natin, sa palagay ko, hindi po pwedeng ganun-ganun lalamang. So, it's, again, going back to the being flexible. Tama yung sinabi ni Kong Migs, if this gets done, and hopefully it will, yung flexibility na yon, yung adaptability na yon ng magiging next na Congress, mabibigyan na sila ng paraan o kapangyarihan or option para gawin kung anong nararapat na adjustment pagdating sa foreign direct investment, dun sa foreign capital equity, para kung sa palagay nila as ay mas makakabuti na i-open talaga ang ating ekonomiya sa mga foreign investors, which we believe, based on the data that we have seen, yung sa naging resulta ng mga bansa tulad ng Thailand, tulad ng Indonesia, Malaysia, bakit hindi natin magawa dito sa ating bansa? So kung ganun yung direction, ganun talaga, I think, yung direction ng gagawin natin at yung plano nitong economic cha-cha na to. So yun lang, yung term na flexibility lang talaga ang gusto naming ipaintindi sa inyo. As to how, yung paano yung arrangement,
that would, tama nga yung sinabi ni ano Kong Mix, that would depend on the appreciation of the coming members of the next congresses to ano. Okay, okay, thank you. Pasensya na, nagra-Ramadan ako, hindi ko na masyado nakikits. Ramadan. Unless otherwise provided by law, ako sana kung narinig mo ako, di ba? 60-40, 1, 2, 3, 60-40, and then 70-30. Ako sana, ibigyan na natin ng figure kung ilan talaga yun para hindi na tayo magre-legislate, hindi na tayo gagawa ng batas, di ba? Yun sana yung gusto ko para at least magamit na natin kaagad. So yun lang, yun ang sinabi ko nung narinig nyo nung nag-opening statement tayo before RB 87. Sa akin naman po, ang kinaganda ng constitution natin is katulad ng mga gumawa nito, hindi perpekto. Di ba? Kaya nga mayroong clause na pwedeng baguhin ito. So alam natin na hindi perpekto ang kaluluwa ng ating bansa. Flexibility, sige, kung hindi natin mapag-usapan ngayon, sana mapag-usapan at matuldukan yan ngayon. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon na gawin ang lahat para sa kinabukasan. So kung meron mang consistent na bagay sa buhay natin, ito yung pagbabago. And kailangan sumabay din tayo sa pagbabago. At basically yun naman yung ginagawa namin, well, I'm speaking for Congress na rin na hindi naman to ginagawa para lang biglang gawin. Inaral po ito at syempre ang pinaka nasa puso natin dito habang ginagawa eh para ang kinabukasan ng kabataan natin, ng mga anak natin eh mabigyan ng ano, mabigyan ng magandang mapa at magandang ano pagkakataon para sa kanila. So kung flexibility hindi kaya ngayon, okay, pag-usapan sa mga susunod na kongreso, sa mga future leaders natin. Pero siguro ang sigurado ako eh kailangan sumabay tayo sa mga dumarating na pagbabago kasi may edad na rin talaga ang ating konstitusyon. Thank you to our honorable guests. We kindly request for your closing statements. So maraming salamat sa suporta, our friends from media. At hopefully lahat na hindi ng RB87, lahat ng pinag-uusapan dito sa Kongreso, natatalakay natin every day. So on various committees. And ngayon, yung nasabi ko kanina, our pending priority measures, dapat may pasa natin by next week. Yung sinabi ko kanina, yung Create More, yung ECCD, tsaka yung isa pa, yung, ang tawag doon? Balikaral ba yun? Balikaral program. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana itong RB87, tingnan natin hanggang next week kung ano ang magiging result. And ako, I'm very positive to Senator Meeks and other senators na maipasa na rin nila yung RB6. Hindi po namin sila pinipressure, nasa kanila yung bola. Kami po ginagawa namin yung role namin dito sa House of Representatives. So, yun lang po. Maraming salamat. So again, thank you, no, for giving us the time, for your time also to our media friends. Siguro kung maiisip ko lang kung ano yung common theme sa lahat ng mga katanungan nyo at saka mga sagot po namin. Sa mga nanonood, sa ating public, hopefully, maging responsible citizens din tayo, no? From watching and knowing what is going on, being well-equipped, being well-informed before having to say anything or bago mag-engage sa mga debate or magsabi ng kahit ano ng mga post or kung ano man, let's be responsible also to look into what we are, before we say something, to look into and be well-equipped, well-informed, and watch the ongoing committee hearings, the ongoing debates in the plenary, para po makita ninyo itong ginagawa naman po natin sa Kongreso ay para sa kabubuti ng bawat constituents naman po ng bawat representative dito sa Kongreso under the leadership of Speaker Martin Romualdez. So maraming salamat po. Okay, we believe that everybody's here in public service because we love the Philippines and we love our country. We thank our friends in the media for shedding light and clearing everything so that the Filipino people will have a proper forum or a proper avenue to listen. But having said that, we also invite every citizen to be active, to be vigilant,
to watch all the committee hearings because although it is our job to do legislation, it is our job to be good Filipinos. And the best way to do that is by being aware and helping build our future together. Nakikinig po kami sa mga distrito, sa mga taong nire-represent natin. Kaya nga tayo representatives of the Republic of the Philippines. So nakikinig kami sa inyo, kaya po natin ginagawa ito. Ang maganda naman, alamin din natin by watching, by supporting, alamin din natin kung ano nangyayari ng pangkabuuan para pareho, nasa parehong pahina tayo pagdating sa pagpaplano ng kinabukasan natin. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. Well, happy Ramadan and may God bless and protect this country. Thank you, Senior Deputy Speaker Dong, Deputy Majority Leader Miggs of PBA Partalis, Assistant Majority Leader PM, Assistant Majority Leader Zia for joining us today. Sa ating pong lahat na nandito, salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali.